sa Thrivers at mga ka-shooters, kamusta po kayo? Ayan, for today's video, pag-uusapan natin itong Cambodia 2023 Southeast Asian Game, kung saan noong 2022 ang nagkampyon sa men's basketball ay ang bansa ng Indonesia. So kailangan natin mabawi ang gold medal mula sa Indonesia, mga shooters. Kaya dapat ang maipadala nating lineup dito, 12-man lineup dito sa Southeast Asian Game, ay talaga namang matitikas at klaro, walang injury. Siyempre, dapat pangunahan yan ng Northport Batang Pier scoring champion na Sir Robert Bolick. Sir Robert Bolick, mga shooters, ay kaya maglaro ng 1 and 2 or point guard, shooting guard. Si Robert Bolick ay napakatapang at napakatikas maglaro sa loob ng hardcourt. Basta buo tong batang to at walang injury, sigurado maganda ang ibibigay na to para sa Gilas Pilipinas lineup ng mga shooters, dahil siya ang nagdadala ng Northport Batang Pier, basta malinis at walang injury. Siyempre, dapat samahan yan ng nag-iisang Scotty Thompson mula naman sa Barangay Ginebra, San Miguel. Si Scotty Thompson ang magdadala ng super excitement na laro dito sa Gilas Pilipinas kasama ang kanyang iba pang mga kakampi. Si Scotty Thompson ay hindi masyadong kabisado nitong mga ito. Kaya si Scotty Thompson para sa akin ay kailangan ng Gilas Pilipinas para sa Southeast Asian Game. Isama na rin natin ang superstar mula naman sa San Miguel Pierman, etong si CJ Perez. Si CJ Perez, mga ka-shooters, ay sobrang exciting maglaro. Ayan, siyempre dapat samahan natin yan ng isa pang exciting maglaro mula sa Japan D League, si Bobby Ray Fox Jr. Upang maisama sa lineup, kailangan kunin natin muna dito sa Japan D League kung saan naglalaro itong Bobby Ray Fox Jr. Samahan na rin natin ang isa pang naglalaro mula sa Japan D League, etong si Jordan Headings. Sobrang exciting din maglaro etong Jordan Headings, mga shooters, dahil ito ay all-around player from 1 to 3. Kayang maglaro ng position si Jordan Headings. Napaka-strict shooter din at napakagaling at napakasibag dumepensa ng isang Jordan Headings. So kailangan natin may Jordan Headings mula sa Japan D League. Kailangan na natin kunin yan mula sa Japan D League. Siyempre, isama na rin natin ang nag-iisang RR Fogoy o Roger Ray Fogoy ng Talk and Text, Tropang Giga. Ito naman si Roger Fogoy. Kung physical ang pag-uusapan, talaga naman physical maglaro ang Roger Ray Fogoy at maasahan sa shooting at syempre hindi papahuli. Kahit maliit at hindi ganong kalakihan, hindi papahuli sa depensa ang isang Roger Ray Fogoy. Kung kailangan mo nga ng physical, may Roger Ray Fogoy ka na na panlaban sa physical game. So, dapat kasama ang isang Roger Ray Fogoy ng Talk and Text Tropang Giga. Siyempre, isama pa rin natin ang nag-iisa pang naglalaro sa Japan D League, si Dwight Ramos Dagwapito, na pwede rin maglaro from 2-3 position si Dwight Ramos. So, shooting guard, small forward si Dwight Ramos, pero napaka-strict shooter niyan. Pag nasimulang pumukol sa tres, sunod-sunod na rin yan. Kaya kailangan ng Gilas Pilipinas ang isang Dwight Ramos mula sa Japan D League. Siyempre, kung kailangan pa natin mapadagdag ng isa pang exciting at isa pang napakalupit na shooter, kunin na rin natin. Isama na rin natin ang Northport Batang Pier small forward at shooting guard na si Arvin Tolentino mula sa lalawigan ng Rizal. Arvin Tolentino. Isama na rin natin ang high flyer exciting ng Barangay Ginebra San Miguel na si Jamie Malonzo. Pwedeng maglaro si Jamie Malonzo ng 4 and 3 position, pero may shooting din po sa labas yan. Tumitira din ng 3 position at very high flyer at slam dunker si Jamie Malonzo ng Barangay Ginebra San Miguel. So exciting kapag may Jamie Malonzo, napakasipag at napakatatag ng loob ng chisang Jamie Malonzo. Kaya dapat isama sa lineup ng Gilas Pilipinas. Siyempre, dahil wala tayong June Mar Fajardo, kunin na rin natin to para may pamalit sentro ang isang John Paul JP Eram ng Talk and Text Tropang Giga. So mga shooters, kailangan natin ng isang malaki si John Paul Eram.
ay may height na 6'8". So kailangan natin may isang pamalit sa panentro natin na si John Paul Eram. So importante, nakasama ang nag-iisang JV Eram ng Talk and Text para naman medyo physical din maglaro to si John Paul Eram, mga shooter, at kaya rin makipagpalitan at makipagpangasan ng mukha. Siyempre, kasama rin ang ating nag-iisang 7'5" center mula sa Japan D-League, ang nag-iisang Kai Soto ng ating pambansang kupunan. Ang 7'5" na si Kai Soto ay naglalaro kasalukuyan sa Japan D-League, at kailangan natin makuha ang serbisyo ng isang Kai Soto para ma-secure ang gold medal sa Southeast Asian Game. Dahil kapag ito nasama natin, malaking intimidation sa loob ng hard court ang isang Kai Soto. So dapat, mga shooters, ay makuha talaga ng ating Gilas Pilipinas ang serbisyo ng isang Kai Soto pagdating ng Southeast Asian Game. Siyempre, dapat kasama ang ating nag-iisang Noypi, Justin Noypi Brownlee, ang resident import ng Barangay Ginebra, San Miguel, at ang ating bagong naturalized player na si Justin Noypi Brownlee. So, mga shooters, ibang excitement ang may dadala ng Justin Brownlee sa Southeast Asian Game kapag ito ginamit natin bilang naturalized player. Dahil si Justin Brownlee ay all around 1, 2, 3, 4 position. Pwedeng laruin kahit nga 5, kaya maglaro ng isang Justin Noypi Brownlee. Sobrang excitement ang may dadala niyan sa ating pambansang koponan, ang ating bagong naturalized player na si Justin Noypi Brownlee. Ayan. Siyempre, mga shooters, kailangan natin samahan ng reserve player, yung mga injured player natin na si Japet Aguilar. Malay natin, hindi available ang John Paul Eram, at si Japet ay pwede na yata maglaro by next week or by itong championship ng PBA. Siyempre, hindi pa natin sigurado kung kailan pwede makabalik ang ating 6-time PBA MVP na si Bai Junmar Pajardo. So kailangan din natin sa reserve player ang ating tako ng Cebu na si Junmar Pajardo. So mga ka-shooters, dapat kompleto at matikas ang ating ipadalang lineup dito sa Southeast Asian Game, kung saan makikita naman natin itong mga highlight ng Justin Brownlee, itong mga nakaraang laban ng Gilas Pilipinas, kung paano laruin ng isang Justin Brownlee ang Jordan. Mga ka-shooters, na kumamada siya dyan ng 48 big points itong Justin Brownlee. Kaya mga shooters, kayang-kaya niya rin gawin yan dito sa Southeast Asian Game. Kaya mga shooters, huwag na tayong mag-atubili pa na suportahan ang ating pambansang kupunan sa darating na May 5 up to 17 sa darating na Southeast Asian Game. Sa mga shooters at mga dribblers natin dyan, ipagdasal natin na makuha at mabawi natin ang kampiyonato, ang gold medal mula sa bansa ng Indonesia. So dapat itong 12-man lineup na ito ang maipadala ng ating Gilas Pilipinas para sureball na mabawi na ang gold medal na nawala sa atin noong 2022 Southeast Asian Game. So dapat makuha ang serbisyo ng isang Kai Soto para mabalik sa bansa natin ang gold medal na kinuha ng Indonesia last Southeast Asian Game. And marami pong salamat sa inyong panunood. Kaya kung bago ka lang at napadaan ka lang sa aking YouTube channel, baka gusto mo namang i-like, pa-share na rin, paki-comment, at pa-subscribe, pa-hit ng notification bell button para lagi kang updated sa aking mga video. Marami pong salamat sa inyong panonood, mga shooters. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat at ang pagdarasal para sa ating nalalapit na Gilas Pilipinas. Mga shooters, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo ang aking munting video at ang aking analisa dito sa 12-man lineup ng ating pambansang koponan. Maraming salamat. Adjourn, mga shooters. Ingat and God bless everyone.